Mga kaibigan, andito na naman po tayo sa lutuan natin. Meron po tayong kaibigan na nagpapaluto, nagre-request ng luto para sa isang 49 years old at sa 9 years old. Bibigyan po natin siya ng isang simpleng recipe. Ito po ay madaling lutuin at magugustuhan ng mga bata. Meron po tayong isang chicken thigh. Ito po ay free-range. At magandang klaseng manok po ito. Isa po ito sa mga sikreto din ng mga magagandang luto. Kinakailangan yung ating ginagamit ay magandang klase upang sa ganun makadagdag lasa sa ating niluluto. Yan po, meron tayong legs at meron tayong thigh. Yan po ang ating lulutuin ngayon. Magtitira lang po ako ng dalawa at isa-save nyo. Isa-save nyo. Lahat na natin. Yan po, inaalis ko lang po ito. Yan. At yan po yung masyadong mataba. Yan po. Ang pagpe-prepare ko po nito, cubes lang. Ganyan lang po. Yan. Okay na po yan. Kung paano nyo ito makukuha ang gantong sukat, kayo na pong bahala. Pero ginaganto ko lang po yan. Yan. Ito po yung mga bite size. Kumbaga, liliit pa po ito pag niloto. So, dahil po may karamihan ito, papatayin ko muna ako. Ano po? Ganito po siya, mga sample. Yan. Parang game. Ito ang mga sukat natin, ha? Mga bite size lang. Mga bata at matanda, ito talaga. Okay? Balikan po natin. Siya nga pala po, ito bago ako umalis, tuturo ko muna po itong paano mag-debone. Ganyan lang po. Hihiwain natin sa gilid. Palalabasin ang buto, susungkitin sa ilalim. Yan po. Yan, malinis na po yan. Yan. Ganyan lang po. Okay na po yan. Itatabi ko po ito. Magagamit ko po yan sa paggagawa ng stock. Ngayon, hiwain na lang po natin ang ganito to. Ayan. Ganyan po. Ano po? Napakadali, di ba? Napakadali. Ngayon, sa hita naman po, ito lang po yan. Hiwain nyo dito. Putulin nyo ang connection dito. Ingat lang po kayo. Tapos ito, sungkitin nyo lang. Yan. Yan po yan. Bubuka lang po natin yan. Yan. Ganyan lang po. At meron na po tayo boneless. Yan po yung may maliit nga pala dito. Kukunin nyo pa rin yan, ha. Malinis. May naiiwan po yan, isang maliit. Susungkitin lang po natin yan. Yun. Yan po. Isang buto. Malinis na po. Yan po ang sa hita at sa thigh. Yan. Ganyan lang po yan. Ayos po. Sige po, balikan natin. Mga kaibigan, ito na po ang ating manok na na-prepare. Ganyan lang po siya. Yan, ganyan lang. Titimplahan na po natin siya, mga kaibigan. Maghahanda na po ako ng panimpla. Meron po tayong bawang. Meron din po tayong luya. Unahin po natin ang bawang, mga kaibigan. Ganyan lang po yan. Yan. Balatan po natin. Mga kaibigan, nabalatan po natin. Sunod po natin ay ang luya. Ganito lang po natin yung balatan. Yan. Hindi naman po natin ito kailangan ng maraming. Ano lang yan. Medyo pangit ang luya natin ngayon. Pero okay pa rin yan. Yan. Ganyan lang po.
Okay? Ang gagawin po natin, yayadya din lang po natin to para pinong-pino. Pakita ko sa inyo. Ganito lang po to, mga kabayan. Yayadya din. Yan. Pwede din po katas lang kunin ninyo. Walang masama po doon. Pero this time, pwedeng katas, pwedeng kasama yung sapal kasi hindi naman ito karamihan. Kaya okay lang. Okay na po yan. Ganun din po ang bawang. Medyo ingat lang kayo sa paggagawa ng to at minsan masakit sa kamay. Yan. Yung sa bawang, mahilig po talaga ako sa bawang. Yung iba, hindi ho masyado mahilig. Bawasan nyo na lang po ayon sa inyong gustong panlasa. Parang Kim, dahil mga puti yan, baka ayaw nila na masyado matapang. So, karkulahin mo ha. Yan. Yan po. Lagyan po natin ng konting asin. Yan po, panimpla po natin yan. Lagyan po natin ng paminta. Lagyan po natin ng paminta. Ito po, paminta. Yan. Yan po yung ating pampalasa. Yan. Mamarinate po muna natin siya. Tapos, lagyan po natin ng kaunting isang wine. Ito po yung kung tawagin ay rice wine. Yeah? Lagyan lang po natin ng kaunting rice wine. Yeah. Karkulahin lang po ninyo. Yan. Yeah. Okay na po yan. Lagyan po natin ng kaunting mirin. Ito po, mirin. Ito po, optional. Kung ayaw nyo, wala namang problema. Hindi po ito persahan. Eh, mahilig lang po ako sa sweet wine. Kaya, naglalagay po ako. Pero sadyang kasali din po ito. Pero ito'y optional. Ano po? Optional po ito, optional. Yan. Ganyan lang. Oops. Okay na. Lagyan natin ng konting asukal. Asukal, konti lang. Yan. Mga isang kutsarita, okay na. O pwede mataas-taas. Kung kurso natin yung mataas-taas. Ngayon po, haluin natin. Yan. Hahaluin lang natin ng ganyan. Kailangan po kakamayin natin. Iba ho kasi ang pagkinamay. Hindi ko alam maipaliwanag kung paano, pero iba po talaga pag kinakamay. Pero maghuhugas kayo ng kamay naman, syempre. Kawawa naman yung mga kakain. Hindi bali kung kayo lang yung kakain, okay yun, kahit di na kayo maghugas. Yeah. Kita nyo, yung mga liquid na nilagay ko, nawala na. Sinipsip na po niya yan. Mamaya po, magtutubig to. Yung tubig na yun, lumabas mula doon sa karne. At yung inilagay natin mga liquid-liquid, yun yung nasipsip na niya. Yan po yan. Tapos, lagyan na natin sa fridge. Mas maganda po to overnight. Pero within 3 hours po, ito'y lulutuin ko na mamaya. Ano po? Balikan natin mamaya. Mga kaibigan, pag maglalagay kayo sa fridge, maganda sana may takip, ha? Para ayos na ayos. Ayan. Diretso na po yan sa fridge. Balikan po natin mamaya. Po. Parang Kim, gagawa tayo ng sauce. Ito, lalagyan ko muna ng tubig. Yan, gumawa tayo ng tubig. Lagyan natin ganyan. Kasi yan, pakukuluan natin yan eh. Lalagyan natin siya ng oyster. Yung oyster, depende yan sa dami na gusto mo. Makarkulahin mo na lang. Yan. Ganyan lang yan. Tapos, lagyan natin ng toyo. Yan. Ito, light soy sauce. Yan. Karkulahin mo rin lang kung gano'ng karami lalagay mo. Yan. Tapos, lagyan natin ng sesame oil. Yan.
Tapos lagyan natin ng paminta. May paminta yan. Tapos lagyan natin ng asukal. Yan ay laging may asukal. Yan. Nasa saya kung gano'ng katamis ang gusto mo. Ha? Tapos yan, lalagyan natin ng ketchup. May ketchup yan. Yan. Medyo gumigiba na ang ating ketchup. Yan. Ito dapat may mga chili flakes pa. Kaya lang, dahil mga bata ang kakain, eh baka hindi magkaige. Balikan natin ha. Parang Kim, hahaluin na natin, ha? Yan, haluin lang natin. Yan. Yan yung ating sauce. Ito yung pwedeng gawin mong dipping sauce. Pwedeng gawin mong coated na siya sa kawali. Pakita ko sa iyo kung paano ko gagawin. Yan, lagyan na natin sa isang tabi. Ano? Okay na yan, safe. Meron po tayong bawang. Diyan din lang po natin yan ha. Kasi kailangan po yung pino. Para maganda ang ating sauce. Yan. Minsan pwede kayong gumamit ng ano, ng tawag dito. Ng powder. Pwede. Pero mas prepare ko lagi ito. Yan. Tapos ito, ganun din lang. Yan. Yadyad natin. Pwede ding slice, pwede ding yadyad. Depende kung anong kursunada mo. Ang habol ko kasi dito, walang masyadong bits. Ganyan lang. Ayos na yan. Pwede na natin yung magamit yan. Tapos, ang sili, hiwain lang natin yan. Ganyan lang siya. Kasi kasama yan sa ano eh. Mamaya. Okay? Yan, ready na po tayo. Mga kapatid. Meron na po tayong sili. Meron na tayong grated na onion. Meron tayong garlic. Yan po yung sili. Okay? Magagawa na tayo parang Kim ng sauce. Itong kawali natin, nilagyan na natin ng tubig para hindi agad masunog ang ating sauce. Yan. Ngayon, lalagyan mo na ngayon yan. Pakukuloy mo na ngayon ito ng dahan-dahan. Yan, ganyan lang yan. Yan lang ang ating gagawin muna. Sasaidin natin kung ano meron dito. Yan, ayos na yan. Ngayon, maglalagay na tayo ng mantika dun sa mainit nating kaldero. Yan. Ganyan. Pinainit muna natin bago lagyan ng mantika, then saka natin lagyan ng mas maraming mantika at tayo'y magpiprito na. Yan, ganyan lang po. At ilabas na natin. Ayan po, magpiprito na tayo. Lagyan po natin ng isang itlog. Yan. Pwede po nung kahit egg white lang. Eh, kaysa naman po masayang, eh, nilagay ko na rin lahat. At yung pulang itlog, nagdadagdag lasa po yan. Tapos lalagyan po natin siya ng corn flour. Yan. Haluin natin, basagin, yan. Yan, pwede po yan. See, kamay na natin. Yan, ganyan lang po. Tapos corn flour. Karkulahin nyo lang. Mga sa lagay na ito, yung mga dalawang kutsara, okay na. Yan.
Pwede na po yan sa dalawang kutsara. Yan po ang kanyang itsura. Yan, ganyan lang siya. Yan, pwede na dagdagan kung porsyonada na makapal-kapal ang ating coated na floor. Yan. Then, hayaan lang po natin. Hugas tayo ng kamay. Yan, counting pose. Tingnan po natin ang ating sauce. Yan po ang ating sauce. Yan. Yan po, pwede nyo nang tikman yan. Kung anong gusto nyo yung lasa, matamis-tamis, maalat-alat, at maanghang. Nasa sa inyo na po yan. Yan po. At ating ilalagay na ang ating manok. Yan. Huwag po natin pagdidikit-dikitin ang ating manok. Yan. Ganyan lang po. Balikan natin, mga kaibigan. Kukunin na po natin at ito po'y luto na. Yan po. Oops. Yan, ganyan lang yan. Ganyan lang po. Kita nyo naman. At sila ay talagang preskong-preskong tingnan. Ito po ay tikman natin ang isa. Pakita ko po sa inyo kung anong itsura niya. Ang advisable, ang pinakamaganda pong gawing ganito ay lagi thigh or legs. Kasi yun po may mga ligaments, may mga litid-litid. Kaya po magandang klase sila na magamit. Yan, yan lang po. Okay. At ang ating isa pa, yan. Sunod na po natin ang huling batch. O, yan po ang huling batch. Ilang piraso. Yan. Huwag po natin pagdidikit-dikitin. Ngayon po, tingnan po natin ang sauce. Ito po ang ating sauce. Yan. Luto na po yan, mga kaibigan. Tetesting po tayo ng isa. Ito po ang isa. Tingnan nyo naman. Juicy. Hindi po siya dry. Yan, isaw-saw lang po natin to dito. At tikman natin. Ito po. Masarap po sa kanin. Yan po. Tested na po yan. Ngayon po, ang ating gagawin ay ito na lang isang huling to. Isali na po natin ang ating sauce. Yan. Yan po ang ating sauce. Ito po mga kaibigan, pwede itong maging dipping sauce at pwede din po itong i-coat natin habang niluluto. Pakita ko po sa inyo. Mga kaibigan, maglagay po tayo ng kaunting mantika. Yan. Tapos lagyan po natin siya ng bawang. Mainit na mainit na po siya. Lagyan po natin ang bawang. Yan po. Lagyan po natin yan. Gisahin po natin. Yan mga kaibigan. Ayos na po yan. Isunod na po natin ang sibuyas at sili. Yan. At lagap. Masyadong maanghang. Lagyan po natin ang sauce. Yan. At ilagay na po natin ang ating chicken. Yan po.
Ganyan lang po yan. At luto na siya. Ganyan lang po yan kadali. Yan. Ayos. Mga kaibigan, yan po ang ating finished product. Yan ang sinasabi ko, parang Kim. Ganyan lang yan. Ito yung may sauce. At ito yung walang sauce. Pwede mong isaw-saw. At pwede mo nang... Masarap talaga, pare. So, ayan po. Meron naman tayong bagong luto. Ito po nga pala ay request ni paring Kim ng London. Siya po magpapakain ng bata. A kanyang alaga, naghahanap siya ng recipe. Ito na po ang kanyang reciping ni request. Paano po? Kakain na ako. Kumain na rin po kayo. Yung mga na hindi pa nakaka-subscribe dyan, subscribe na. At yung mga gusto mag-comment, mag-comment na. Kalimbangin po ang ating kampana upang patuloy kayong makakapanood ng aking mga susunod pang mga video. So sige po, sa susunod po ulit.